Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy at mas lalo pa rin tumataas ang tensyon sa South China Sea. Ito'y dahil pa din sa pagmamatigas ng bansang China at pagpupumilit nito na ang kininang ilan sa mga bahagi ng West Philippine Sea na pasok sa teritoryo ng Pilipinas. Dahil sa ginagawang tila panghaharas ng China sa ating mga sundalo sa West Philippine Sea, maraming mga bansa ang hindi ito nagugustuhan, kabilang na nga ang Amerika sa mga bansang ito. Sa ngayon, ang Pilipinas ang nagiging mitya ng lalo pang umiinit na tensyon sa pagitan ng China at ng Amerika. Pero bakit nga ba tila nagbabangay ng dalawang bansang ito nang dahil sa Pilipinas? Bakit nga ba mahalaga ang ating bansa sa mga bansang ito? Bagamat ang ating bansa ay may kaliitan lamang kung ikukumpara sa China, may mga lumabas na balita na ang Pilipinas ang pinakamagiging matinding kaaway ng China kung sakaling mangyari na ang mga hindi dapat na mangyari. Ang Amerika at Pilipinas ay tila pinaglaruan ang China sa South Pacific na tila labis na ikinagagalit ngayon ni Xi Jinping, ang pangulo ng bansang China. Ang Pilipinas ay may tuturing na isa sa pinakamahalagang bansa sa Southeast Asia. Ito ay dahil na rin sa lokasyon nito. Daanan kasi tayo ng mga barkong nagdadala ng mga produkto, kaya naman malaki ang magiging impact natin sa buong mundo kung sakaling magkaroon ng kaguluhan. At ito ang pinakakinatatakutan ni Xi Jinping at ng kanyang gobyerno, lalo na at ang malaking parte ng kanilang mga inilalabas na produkto ay idinaraan sa karagatan. At ang mas malala pa, ang 60% ng kanilang langis ay iniimport din ng China mula sa Middle East na dumaraan din sa karagatan. Ito din ang malaking dahilan kung bakit pinagsusumikapan ng China na mas palakasin pa ang kanilang hukbong pangdagat. Sa ngayon ay may mga nagsasabi na ang China ang may pinakamalaking puwersa pagdating sa hukbong pangdagat o Navy. Pero kung pakakasuriin, hindi pa din pala sila aabot sa lakas at puwersa ng US Navy. Sa mga missiles pa lamang para sa anti-ship, surface attack at air defense, nasa 50% ang hamak na mas marami nito ang Amerika kumpara sa China. Pinipilit ng China na pantayan o higitan ng Amerika, kaya naman naglabas sila ng kanilang mga pinakamodernong klase ng destroyer. Ang 055 destroyer na siyang pinakamoderno pala sa buong mundo, kaya naman nagmamadali na din ang Amerika na tapatan at bumuo ng mas moderno pa sa kung ano ang meron ng China. Kasalukuyan ding pinapaganda ng China ang aircraft carrier nila. Ilang beses na nilang sinubukan ang kanilang pinakabagong Fujian 003 carrier habang isa pang carrier ang kanilang inihahanda. Mahalaga ang ginagampanan ng mga carrier na ito dahil hindi kayang tapatan ng China ang sinumang bansa, lalo na ang Amerika, kung mahihina ang kanilang mga carrier. Sa ngayon ay mas lalo ding pinalalakas at pinapanatili ng China ang kanilang puwersa sa South Pacific. Ang naging deal ng Amerika sa Pilipinas ay ang largest expansion of military access sa kasaysayan. Ang kasunduan ay nagbukas ng 4 na bagong airfield para sa mga US aircraft at pinayagan din ng ating gobyerno na manatili ang mga Amerikano at ang kanilang mga armas sa mga naturang bagong base. Sa kasalukuyan ay may access na ang Amerika sa 9 na basing panghimpapawid sa Pilipinas na mas magpapalawak pa sa presensya ng Amerika sa South Pacific. Kung sakaling magkaroon ng kaguluhan, maaaring i-block ng Amerika ang China sa mga nais nitong gawin gamit ang mga base na meron sila sa ating bansa. Subalit hindi na lamang ang deal na ito sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ang nakapagpadismaya kay Xi Jinping. Dahil sa pagpapalawak ng puwersa ng Amerika sa Pilipinas pagdating sa air defense, naging dahilan din ito ng tila pagkaantala ng napipintong pananakop ng China sa bansang Taiwan na gigil-nagigil na nilang makuha. Ang dulong bahagi ng Pilipinas ay nasa mahigit lamang 100 milyang layo mula sa Taiwan. Ito ay may tuturing na bentahe para sa Amerika at mga kaalyansa nito. Tulad ng Pilipinas, wala ding laban ng Taiwan sa China pagdating sa puwersang militar. Kontrolado ng China ang katubigan at ang himpapawid.
Hindi din gaanong makakasiguro ang Amerika na agaran silang makakaresponde sa Taiwan dahil sa layo nito sa Amerika. Malamang sa pulbos na ang Taiwan bago pa man dumating ang puwersa ng Amerika. Hindi din makakaresponde agad ang kanilang mga kaalyadong bansa na kung saan may mga base ang Amerika tulad ng Guam, Japan at South Korea. Kaya naman malaking pagsubok ito para sa Amerika. Dito na papasok ngayon ang airfields ng Amerika na nasa Pilipinas na napakalapit lamang sa Taiwan. Ito ang gagamitin nilang pang-atake at pang-depensa para sa Taiwan laban sa China. Ang kasunduan ito sa pagitan ng Amerika at Pilipinas ay expansion lamang o ang mas pinalawak na kasunduan ng 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement. Noong mga panahong iyon ay medyo malabong relasyon ng Amerika at Pilipinas. Matagal at napakalalim na ng ating relasyon sa Amerika, subalit nagkaroon ito ng tila lamat sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating Pangulo ng Amerika na si Barack Obama. Ito'y dahil inalmahan noon ni Obama ang War on Crime campaign ni Duterte, kung natatandaan nyo ang Oplan Tukhang. Hindi sang-ayon dito ang Amerika noon at sinasabing inaabuso ni Duterte ang kanyang kapangyarihan at huwag dapat idaan sa karahasan ang inaasam niyang kapayapaan. Dito nagsimula ang mga maanghang na salitang binitaw ni Duterte laban kay Obama. Ang apat na bagong base ng Amerika sa Pilipinas ang itineo sa hilagang bahagi ng Luzon upang makatulong sa maayos na pagpigil ng Amerika sa China, partikular na pagdating sa air superiority. Ang mga bagong base na ito ng Amerika na nasa hilagang bahagi ng Luzon ay napakahalaga upang maging dominante ang Amerika pagdating sa himpapawid sa South China Sea. Ang mga F-22 ay dineploy sa Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon pa ng joint exercises sa Philippine Air Force. Ang pangyayaring ito ay tila naging banta din para sa mga bansang nais angkinin ang ilan nating mga teritoryo sa West Philippine Sea tulad na lamang ng China. Dahil na din dito, tila nawawala ng strategic space ang China sa kanilang gagawing pananakop sa Taiwan. Magiging mas madali kasi para sa China ang atakihin. Bukod dito, ang mga US bases ng Amerika sa Japan at South Korea ay hindi pa aabot sa 600 milyang layo mula sa Beijing. Sabihin na nating tila sumisikip na para sa China ang mundo at hindi na sila makakagalaw ng maayos. Noong mga nakaraang dekada, ang South China Sea ay tila naging parang ilog ng China na maaari nilang pagbangkaan at gamitin na walang takot. Pero dahil sa pagkakaroon ng mga bagong base ng Amerika sa Hilagang Luzon, tila nagkaroon sila ngayon ng takot kahit paano na magpagala-gala dito. Kung napanood nyo ang aking video tungkol sa Bashi Channel na may malaking gagampanan kung sakaling mangyari ang kinatatakutan ng lahat, ang Bashi Channel ay napakahalaga para sa China na makontrol nila ito bago pa man nila sakupin ang buong Taiwan. Subalit nariyan pa din ang Pilipinas na siyang magiging base ng Amerika para sa pananakop na gagawin ng China sa Taiwan dahil ang Bashi Channel ay katabi lamang natin. Siguradong mahihirapan ang China na kontrolin o mapa sa ilalim nila ito dahil sa maaaring pinagsama-samang pwersa ng mga kaalyado ng Amerika gaya ng Pilipinas. Ang Pilipinas at ang Bashi Channel ay mahalaga para sa Amerika at China upang makontrol ang maituturing na main door mula sa Pacific Ocean patungong South China Sea. Mahalaga itong makontrol ng China upang masiguro nila ang kanilang strategic space na tinatawag at maritime border security. Ang pintuan na ito ay hindi na lamang mahalaga para sa strategic projection ng China, kundi magsisilbi din itong daanan o tubo ng mga datos at impormasyon sa ilalim ng karagatan. Sa katunayan, nasa 97% ng mga datos ang dumadaan sa submarine cable network sa Bashi Channel na magsisilbing pintuan ng pagpapalitan ng mga datos sa pagitan ng Asia at ng North America. Ang underwater cable network na ito ay siyang daanan ng napakaraming mga impormasyon tulad ng mga litrato, files at mga military secrets. Sa lumalaking tensyon sa pagitan ng China at US, may mga bagong cables ang inilalatag sa ilalim ng karagatan. Hindi may kakaila na ang dalawang mga bansang ito ay may ipinagmamalaking lakas pagdating sa ekonomiya, puwersang militar at impluensya sa pandaigdigang politika. Subalit dahil sa nangyayaring kaguluhan, tila ayaw ng dalawang ito ang malagay sa lalim at parehong nais na umibabaw. Ang Amerika kasi para sa China ay malaking tinik na siyang haharang sa lahat ng kanilang plano at isa na nga dito ay ang sakupin ng halos kabuuan ng South China Sea na kung saan ilan sa mga parte nito ay pag-aari ng iba't ibang mga bansa gaya na lamang ng Pilipinas.
Samantalang ang bansang Amerika na sa ngayon ay may malapit na ugnayan sa Pilipinas, ay huwag din nating kakalimutan na tinutulungan nila tayo, hindi lamang dahil sa tratado o kasunduan nila sa atin kundi may interes ito sa pagpapanatili ng balance of power sa rehiyon na maaaring kumiling sa China kapag di naagapan.